Hi guys! So update po ako, maraming mga questions ako na na-receive sa TikTok ko, sa Facebook. So dito ko na lang din ilalagay sa video na to yung ibang mga answers dun sa mga questions ninyo. And yung aking stone, I know na interesado talaga kayong makita. And kung kaya ko naman tiisin, titiisin ko kasi ayoko rin na maluto talaga yung katawan ko sa gamot. Ayan, may pa-flowers pa, oh! Ay, tawagin muna natin yung nurse. Guys, wait lang, balik kami. So yun nga, Luxers, 11 PM, ako na isa lang kagabi for the surgery. Tinanggal na po yung buong gallbladder ko. Yes, gallbladder talaga. Akala ko nung una kasi yung stones lang, yung gallstones lang yung tatanggalin. Pero buo pala yun, kasama mismo yung gallbladder, Luxers. Pero ganun pala yun, pwede pa rin pala yun. Kasi meron pa rin naman daw akong pancreas, liver, ganyan. Pero low carb diet na tayo. So medyo magiging piling na tayo sa nakakainin. Unti-unti sasanayin yung aking liver doon sa mga kinakain ko. Unti-unti ko i-introduce yung mga pagkain sa kanya. So ito yung dini-liver nila sa aking Luxers na kakainin ko for this lunch. So itong pork chop na may sauce, tapos meron akong konting gulay dito. Tapos itong soup, and then mayroon pineapple. Yung rice, may rice din, pero hindi ako mag-rice Luxer. So ito lang yung kakainin ko. Plus, itong cucumber and the Lendang Beauty Juice. So refreshing, rich in vitamin C. And pinakita ko lahat yung Luxers, yung mga products natin kay Doc kanina. Kung okay ba sila, kung pwede ba sila. And approved Luxers. Kasi low calorie lahat sila. Like this cucumber, the Lendang Luxers. 35 calories lang. So, perfect talaga. Yung macchiato, 20 calories lang. The Four Seasons, 19 calories lang. Si Turmerico, 30 calories lang. So, lahat sila ay okay, sabay sa ating diet. So, walang mababago doon. Kasi guys, alam niyo naman talaga na palagi kong iniinom yung mga yan. And ang naka-trigger talaga is yung pagkain ng mga fatty. Yung mga matataba. At maaalat. So, minsan hindi talaga tayo nakakaiwas dyan. Lalo na at dalawang birthday, yan po yung inatinat ko nung isang araw bago umatake ito. So, parang medyo madami-dami ako nakain noon. Tapos nakakain ako ng bagoong na sobrang mamantika. Sabay, nainuman ko ng malamig na tubig. So, sa tingin ko yun talaga. And sabi ni Doc is 1.5 centimeter. Yun nakuha na ba to? Yung aking gallbladder ay sobrang namamagana daw po talaga at medyo madikit. Kaya medyo natagalan din sila dun sa ano, dun sa pagkuha, sa pagtanggal. Pero everything went well naman, Luxers. Yun nga lang, medyo nahirapan lang sa pagtusok-tusok sa akin. Dito talaga ako nahirapan kasi guys, sobrang maninipis po yung mga ugat ko. So hindi nila masyado makita. Tapos ang since 4 AM ng madaling araw, nung na-admit ako, hindi pa ako kumakain. So, kaya yun, sobrang wala silang makita ko agad sa akin. But, buti na lang sharpshooter sila. Ngayon pa rin sila na natusukan na part. So, update po ako. Maraming mga questions ako na na-receive sa TikTok ko, sa Facebook. So, dito ko na lang din ilalagay sa video na to yung ibang mga answers dun sa mga questions ninyo. But for now, kain lang po ako, ha? Bye! Guys, look, may nagpadala sa atin. Fruits tayo dito. Tapos ano yung RG? Kasi RG yung kasama ko na yung Luxers kasi si B. Palit sila kanina ni B umaga kasi nag-arrange si B ng mga Shopee orders. Tapos on the way na rin yung si B, palit na ulit sila. O yan, meron pang... Ano kaya ito, cake? Bang si RJ ang kakain ito kasi hindi pa ako pwede dito pero titikim lang. Sabi naman ni Doc, pwede rin naman paunti-unti lang, huwag lang bibila. Pero ayan, tapos open natin yung flowers. Ayan, may pa-flowers pa, oh! Thank you,
guys, grabe, ang daming nag-message sa akin. Hindi ko lang po kayo lahat ma-replyan, pero thank you. So, ayan, make the flower. Ma'am Trina, thank you. Sa'yo pala galing itong mga to. Maraming salamat. Hi guys, so today is our second day, well technically third day na talaga from the time na pumasok kami. So second day after ko maoperahan ngayon. And good thing na makakalabas na kami mamaya. So we'll try na mahabol yung 11 a.m. cutoff nila para wala nang charge for this day. Pero pagka umabot kami ng after 11 a.m. hanggang 5 p.m. is considered half day na yon. So sana umabot, diba? But yan, I will try my best para ma-share yung experience ko. I know ang daming nakarelate, sobrang daming comment at nagme-message sa akin sa aking TikTok, sa mga post ko sa Instagram, Facebook. Ang dami pa ng taong wala ng gallbladder ulcers. Halos ang dami, and then ang daming nakakaranas ng mga symptoms. So, I really hope makatulong tong video na to para din sa iba. So, dito ako nagpa-confine sa St. Luke's, sa BGC, and buti na lang walang masyadong tao that time. Nagsimula kasi yung pain ko mga 3:30 ng madaling araw, Luxers. As in, natutulog lang ako, tapos bigla ako nagising. Hindi na ako magpakali kasi sobrang sakit na ng tagiliran ko, ng sikmura ko. Hindi mo maintindihan, namimilipit ka na sa sakit. And akala ko baka gutom lang ako or parang kabag lang, ganyan. Tinaray ko din mag-CR pero wala naman, hindi talaga. Tapos bigla na lang akong napasuka. Dalawang beses ako nagsuka, Luxers. And then buti na lang din nagising si B kasi nakita niya wala ako sa kama. Bumaba kasi ako, Luxers, eh. Kasi nga tatry ko sanang kumain. Hanggang sa hindi ko na natiis, so pinilit na ako ni B na magpa-ospital. Kasi nung una ayoko pa. Sabi ko baka mawawala din agad. And iniisip ko yung mga commitments ko. Ang dami kong errands na kailangan gawin. So alam mo yun, parang nagtatalo yung isip ko kahit na ang sakit-sakit na. Is pinipigilan ko pa kasi baka naman mawawala din kaagad. Kasi before, I experienced that also. Nangyayari na pagdating na namin sa ospital, is parang nagiging okay na siya. Yung parang bago pa ako bigyan ng gamot, eh nawala na. So ngayon, iba, medyo antagal talaga nung pain ko. Inabot ako ng more than 1 hour. And then, mga around 5 a.m. I think nasa hospital na kami. Dito na kami sa St. Luke's. And yun nga, walang masyadong tao, so na-accommodate kami kaagad. And hindi na rin siya ganun kahirap, unlike nung during pandemic na sobrang dami pang kailangan mga ibang procedure, ganyan. So everything went well naman. Kinuhan muna nila ako ng tugo to test, tapos pina-CT scan, and doon nakita na namamagana pala yung gallbladder ko. So as in, sobrang namamagana siya, kaya ni-refer na nila ako sa internist, and yun, ni-schedule na nila ako agad for operation kasi kailangan na talaga na matanggal siya or else baka mamaya ay magkaroon pa ng ibang complication kasi iniiwasan nila na yung bato ay bumara doon sa mismong parang tube ba yun or what, ganyan. Basta may ina-explain sila, baka mahulog siya dun sa bile. So, nung na-confirm na nag-okay na ako, sabi ko, sige po, i-push na natin yung operation. Then, that's the time na i-admit na ako. Pero hindi muna kami umakyat dito sa room kasi kailangan ko muna mag-take ng swab test. And then, yung swab test nila dito is nasa more than 8,000 pesos. So, medyo mahal siya. But considering it's a private hospital kasi, Luxers. And, yan, later on, pagka nakuha na namin yung bill, i-itemize ko sa inyo, i-share ko para then you have the idea kung magkano yung buong ginastos namin for this operation. And, meron din naman akong insurance, Luxers. So, makakatulong din yun. Makakabawas din. Then, 4 to 6 hours bago ma-release yung swab result. So, yung mga time na yon na wala pa yung result, andun lang kami sa ER. And then, si B yung kasama ko, kaming dalawa lang, hindi naman na siya pinag-swab.
It's just the patient na kailangan na may clear mo, ma-clear muna yung result bago mapayagan na umakyat dito sa kwarto. After that, yun, pinapili na kami ng room and itong room na to ay deluxe. So yun, deluxe room yung tawag dito sa room na to. Medyo malaki na siya actually, luxurious and maaliwalas, maganda. So yun yung door, pagpasok, ayan yung cabinet drawers and then sa kabilang side yung CR. And then ayan, may table, may TV. Ayan, may mini table din doon. So meron isang mahabang couch, ayan. Ito yung bed. Nung dumating kami dito, wala pa tong bed na to. Inihabol na lang siya. Merong lazy boy. Dito natutulog si B sa lazy boy. Tapos may ref naman tayo dyan. May cabinet pa dito extra. Then ang galing nila, Luxors, kasi na-schedule kaagad nila ako ng operation ng gabi. So, na-schedule nila ng 10 p.m. Nung mismong araw din na yun. Imagine that, di ba? Ang bilis nakakuha ng schedule. Pero nag-start na, I think, late na din. Mga 11 p.m. na rin nagsimula kami doon sa OR sa baba. Tapos, according kay Doc, natapos siya ng mga 1.5 hours. Then, medyo mahirap daw kasing tanggalin kasi medyo madikit. But, usually, pagka ganun daw na sobrang madikit, inaabot sila ng mga 3 to 4 hours. So, good thing naman yung akin. Hindi naman sila masyadong nahirapan. And yung aking stone, I know na interesado talaga kayong makita. And, tada! Ayan. Ayan po yung nakuhang bato sa atin. And it's almost 2 centimeter. Imagine that, guys. Ang laki-laki niya pala. So, isa lang yung nakuha. Sa iba kasi, ang dami. Surely, ang dami na maliliit, tapos may malaki, ganyan. But, itong sa akin naman, isang malaki lang yung nakuha sa kanya. Tapos yun, wala na po kung gallbladder. So, kahapon yung simula ng araw ko na bagong tao na po ako. Share ko sa inyo kung ano ba yung mga possible na nararamdaman ko ngayon na wala na akong gallbladder. Yun nga, hindi lang naman ako nag-iisa sa mundo na walang gallbladder. Ang dami na po pala talagang walang gallbladder. And so far, okay naman daw po sila hanggang ngayon. So ano ba yung naka-trigger? Kasi guys, 2018 pa po meron na talaga akong gallstone. Nakitaan na talaga ako kasi ilang beses na rin siyang umaatake sa akin before. Then nagpa-check up ako. I'm not sure kung x-ray or ultrasound yung ginawa that time. Tapos, yun nga, nakita na may mga maliliit-liit na. Pero hindi muna ako inoperahan that time. Kumbaga, hindi pa naman siya ganun ka-urgent. And then, umatake ulit siya year 2020. That was December, kung naaalala nyo. Itong picture ko na to, na sobrang namimilipit din po talaga ako dyan sa sakit. And yan naman, in-advise na rin ako ng doctor na magpa-opera, pero hindi din naman daw parang ganun ka-urgent. Kumbaga, pwede ko namang ipa-schedule kung kailan ako ready na. But as much as possible is makapagpa-opera na ako. But that was December 20, 2020. So, hindi ako ready and ayoko naman magpasko Luxors sa ospital, diba? So, hindi talaga ako nagpa-opera that time. Ang sabi ko, babalik ako ng January. So, nabisi na ako at all. Siyempre, Luxors, ayan. And alam niyo naman ako, may pagka-workaholic talaga. So, palagi ako nire-remind ni B na magpa-schedule na, magpa-opera na. Pero, nag-ano din ako, guys. Alam niyo yung sa probinsya, uso yung mga hilot-hilot, ganyan. So, nagpa-ganon din ako. And more than a year din na hindi ako inatake. So, yung gallbladder stone, nakuha yan daw talaga sa mga kinakain natin na sobrang matataba, maalat. And ako pa naman, Luxors, hindi ako kumakain ng gulay ever since nung bata pa po ako. Talagang halos ang pagkain ko is puro mga prito. Fried chicken, fried pork chop, puro ganyan. May restaurant kami nung bata ako, Bulalo. Sobrang hilig ko sa Bulalo. Alam niyo naman ang Bulalo, sobrang masebo yan, di ba? And ayan, halos puro prito ganun, tapos walang gulay. So hindi na rin ako nagtaka kung bakit ako nagkaroon ng ganito, kung bakit nabuo yung mga gallstone ko at very young age. I'm 35 years old po ngayon. At age of 35, wala na akong gallbladder. Kasi usually mga 40s na experience yung ganyan.
Nanay ko din na-operahan na rin, natanggalan na rin siya ng gallbladder luxers. Pero yon, nasa lifestyle din talaga. And ngayon, low carb diet na tayo. So, feeling ko talaga lalo akong si sexy dito. Pero sabi naman ni Doc, hindi naman siya forever low carb. Kumbaga sa umpisa lang yan. Sa umpisa lang, low carb muna, habang sinasanay yung liver ko, dun sa bagong work na i-introduce ko muna yung mga pagkain unti-unti para hindi siya mabigla. Kasi kapag nabigla siya, na high carb ka agad yung intake ko is pwede siya maging cause ng diarrhea or madalas ka magpupupo. And ganun din yung mga nababasa ko na ilang mga comment na kapag ganyan, so ta sobrang fatty or oily yung mga food na kinakain is ilang beses kang pupunta sa CR. So yun yung iniiwasan natin na mangyari. Kaya for the meantime, low carb muna. So medyo ano siya, doctors, nung after nung operation ko, nung nagkamalay na ako, medyo makirot siya talaga dun sa parts na pinagtusukan. Though maliliit lang naman, Luxers, yung tusok. Apat siya. So, isa, dalawa, tatlo. Tapos yung isa naman, medyo mahaba sa may pusod banda. Yan, mga ganito yung sa bandang pusod. May tahi siyang ganyan. And then, meron akong follow-up check-up kay Doc to remove na rin yung tahi. Yun, mabilis lang naman daw yung healing nito, Luxers. Kaya yan, makakalabas na rin tayo kaagad. At napalitan na rin ako ng dressing. So sabi naman ni Doc, pagka-uwi ko sa bahay, no need na para palitan pa yung dressing. Kasi usually daw, mabilis lang nga siya maghilom. So, pag tinanggal ko na to, is okay na. Hindi ko na kailangan palitan pa. May mga pain reliever naman na binigay para in case na hindi ko kayanin yung pain. Ako kasi as much as possible, gusto ko na medyo, kung kaya ko naman tiisin, titiisin ko kasi ayoko rin na maluto talaga yung katawan ko sa gamot. Pero meron tayong kailangan na tapusin na antibiotic kasi para hindi ma-infection yung mga sugat natin. So, I'll give you more update later, Luxers.